Naghahanda na ang MMDA sa posibleng Carmageddon o pagsikip ng trapiko ngayong unang Biyernes mula ng simula ng Skyway Stage 3 Project. At alamin natin ang latest sa sitwasyon ng trapiko sa mga lugar na sakop ng proyekto. Mula sa Makati, may ulat on the spot si Mark Salazar. Mark! Rafi, nakatutok ano ang 175 road cameras ng MMDA. Nakakalat yan sa buong Kamaynilaan para sukatin ang magiging epekto nitong Skyway Stage 3 Project. Unang Biyernes nga, kagaya ng sinabi mo, simula lang ito ay bakuran ng otoridad para pakiramdaman ang magiging epekto at kung mangyayari yung sinasabing monster traffic. Pero surprisingly, Rafi, sa buong linggo na dumaan, itong mismong dapat ay mata nitong sinasabing monster traffic na Osmeña Highway ay nanatiling magaan at ang tansya dyan ng MMDA tila raw yata iniwasan na talaga ng mga motorista itong Osmeña Highway para hindi na maipit sa traffic na kinakaharap nitong Skyway Stage 3 Project. Sa halip, yung mga traditionally nata-traffic na talaga, kagaya ng EDSA southbound, northbound, Kamuning area hanggang sa may Ortigas na yan, ay laging nata-traffic naman talaga. Dito sa may Katipunan, Berkeley, kung nakikita ninyo, ay magsisimula ng humigpit ang traffic dyan dahil meron nagkasagian na parang tila oil tanker yan at isang private vehicle na kotse at sinisimula ng pagsikip. Yung mga ganyang bagay lamang, ano, yung mga minor accidents, kung hindi man major accidents, ang iniiwasan ng MMDA na sana huwag nang sumabay dito sa kanilang mga road projects para hindi na maghigpit pa ang mga traffic. Alas tres ng hapon, Rafi, nila inaasahan ngayong araw, kung iepekto man ito ng Biyernes, ang epekto nito ay alas tres hanggang onward sila makikita ang epekto ng Skyway Stage 3 Project. Ngayon may mga pinapatupad na alternate routes, ano, kung gusto niyo lamang iwasan yung ginagawa sa Quirino Highway ay dito sa Osmeña Highway mula sa Quirino Avenue ay kayo kumaliwa na ng Ross Boulevard, pakanan ng Senator Hill Puyat Avenue, kaliwa ng Makapagal Boulevard. Kung halimbawa ang destination niyo yung mga probinsya sa south, halimbawa Cavite, Laguna, pwede rin kayong mula sa Quirino Avenue ay kumaliwa sa Amabini straight to FB Harrison at kanan sa EDSA to point of destination. Pwede rin mula sa Quirino Avenue ay kaliwa kayo na Leon Ginto, diretso ng Pisa Mora to destination. Ngayon kung kayo na may papunta halimbawa ng Makati, Mandaluyong, Quezon City, mula Pedro Hill ay kumana na kayo ng Tejeron, diretso ng J.P. Rizal to Makati to destination. Or mula dyan sa Pedro Hill, pwede rin kumana ng Tejeron at kumanan sa Don Chino Roses Avenue to point of destination. At pwede rin na, kumana ng Onyx, kumaliwa kayo ng Subel Rojas, kumana kayo sa Kalayaan Avenue at kumana ng papuntang Don Chino Roses Avenue to destination. Rafi, itong kinakaharap nating sinasabing monster traffic na kakaharapin dahil hindi lamang sa Skyway Stage 3 Project kundi 15 major road projects ay cabinet level na ang pagharap. Katunayan ay nasa Malacanang ngayon si MMDA Chairman Francis Tolentino, gayon din mga opisyal ng MMDA, para mag-present kay Pangulong Aquino mismo ng kanyang mga rekomendasyon, hindi lamang yung mga traffic rerouting schemes, kundi yung mga rekomendasyon kung paano maiibsan yung sinasabing mahigpit na traffic kapag ay pinatupad na ang 15 major road projects sa Metro Manila. Rafi. Mark, kung tila umiwas yung mga motorista dyan sa lugar kung saan magkakaroon ng construction ng Skyway Stage 3, meron bang naobserbahan yung MMDA na ibang lugar na nagka-trapiko dahil doon dumaan yung mga umiwas dyan sa lugar na yan, Mark? May mga oras, Rafi, halimbawa rush hour, ano, na humihigpit doon sa Rojas Boulevard, sa may Buendia, hanggang sa may coastal road dahil sa pag-iwas ng ilang mga motorista dito sa Osmeña Highway. Pero yung mga binigay kong kaninang alternate routes na papunta halimbawa kayo ng Makati, Quezon City ay nananatili naman daw maluwag kaya sila ay nagtataka rin. Simula pa nung Lunes, kahit na nung binakura na ng MMDA yung dalawang lanes northbound nitong Osmeña Highway. Ngayon na baka daw malaki pa ang tulong kung halimbawa ay matutuloy yung welga ng mga truck
na hindi na sila dadaan sa Osmeña Highway simula sa Lunes. Kaya medyo nagtataka rin sila sa epekto niyan. Pero of course, ito nga ay hanggang Abril eh, yung observation period eh, no, nagagawin ng mga otoridad dito sa epekto ng traffic kasi hindi nila masabi. Merong may mga buwan kasi na talagang heavy ang traffic at may mga parte na may mga panahon ng taon na talagang maluwag ang traffic kagaya raw ng mga first quarter ng taon, talagang magaan daw yan eh. Okay, maraming salamat, Mark Salazar.